Visayas and Mindanao and to the world at sa ating mga kababayan na talagang patuloy na nanonood po sa atin, sa ating mga OFW friends na patuloy din nagko-comment sa ating Facebook page, that's DZRH News Television, at syempre sa ating YouTube channel. At syempre ako rin gusto ko rin bumati sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, hindi lang nationwide, but it's gonna be worldwide coverage. Oo. Ano po, masusubaybayan kami. Correct, at gusto ko, it's gonna be. It's gonna be. Parang ano ha? Parang nabigla ako to. Oo, medyo nabigla din ako. At syempre, partner, yung mga nakapanood din sa atin na ngayon, through Sky Cable. Oh, ayan, sa ating Sky Cable channel, that's 129 or 129. 129, sa Sky Cable po yun. Syempre, dun din sa mga nanonood sa atin through Cable Link. At syempre sa ating Signal channel. At sa iba pa yung natin mga cable partners nationwide. Thank you so much po sa inyong panonood sa amin. Ayan. Sa ating din mga subscribers ng ating cable network ay magandang hapon po sa inyo. Yes. Umaga o araw man lang. Binabati po namin kayo. Mm-mm. At syempre, kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. At syempre, ako po naman si Sunny Casulia. At ito pa rin po ang Legal Minds! Yeah. At ito na, partner. Ito na, ito na yung pinakaantay po ninyo. Correct! At bagay na bagay ka dito talaga, panyero. Good, talaga, ha? Buti, si Sir Justice, hiyang-hiya ako sa kanya dahil siya naka-coat and tie. Ako wala lang. Napadaan lang talaga. Minsan nakakahiya po talagang tumabi sa aking partner dahil siya naka-coat and tie. That's always naman yan. Pero ito, ngayon ko din lang naman ko nakita ang ganyan. Na ano? Parang casual na casual yung kanyang suit. Oo, ganun lang talaga kapag naghihira ka. Nanalawagan na ba tayo, partner? Oo. Sana minsan may lumalapit din sa atin. Oo. Tumatanggap po kami. Palagi ho, bumas ka. 4 months na po. Television. Palagi po yan. Correct. Nandito lang po kami. Puntahan niyo lang kami. And anyway, ito na, partner. Bako saan pa tayo makarating. Ayan. Ito na, dahil Legal Minds. Yes. Ang ating pinag-uusapan, syempre, batas. At sa usapang batas, syempre, ang lagi nating ka-partner dyan. Ang ating kakwentuhan, si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hello. Good morning, good day sa lahat ng mga televiewers natin, lalo na sa followers ng Legal Minds, yung Attorney Mark Tolentino Facebook page and sa DZRH. Good afternoon, good evening sa lahat. Ayan. Parang lalang gumagwapo si Ether. Parang ang dami nakakapansin sa kanya. Magandang tulay natin ngayon. Partner, kung alam mo lang, simula na nag-start ang Legal Minds. Actually, hindi pa kompleto si Ricardo pa lang tayo. Matagal na. Matagal na nating partner si Ether. Yes, yung kompleto si Ricardo, 4 years ago, 5 years ago. Sa kompleto si Carlos. Doon pa nag-start yan. At talagang hindi tayo iniiwan ni attorney pagdating sa usapang legal. Nag-start pa tayo sa isang camera lang. Correct. Hindi pa high definition. Lumilevel up din talaga tayo. At lumilevel up din ang ating pag-uusapan. Kagaya ng ating pag-uusapan ngayon na medyo timing. Kasi pag Burmont, ito yung kadalasang mga panahon na ang mga estudyante, ang mga schools, nagtutour. Yung mga nag-field trip. Malapit na midterm. Correct. Estudyante. At ngayon nga, dahil napag-usapan na natin yan, ang ating topic ngayon ay maganda at very timing nga. At ano yan, partner? May nagpadala sa atin ng kanyang katanungan ulit sa ating Facebook. Ang ating hashtag HQOTD. Ayan. Ano yan, partner? Hashtag HQOTD. Ayan. Pero ang kahulugan nito, ano nga ba yun? Hugot question of the day. Ayan, para matandaan po ninyo. Ha? Mm-hmm. So ito po yung tanong na pinadala po dito sa amin at ito po yung ating pag-uusapan. Ano, ha? Sabi po rito, ako po ay isang single mom at solo ko po itinataguyod ang edukasyon ng aking anak na ngayon ay nasa elementarya pa lang. At bilang magulang at ina, hindi po mayaalis sa akin ang mangamba araw-araw para po sa kanyang kaligtasan ng aking anak, lalo pat wala namang ibang magbabantay sa kanya sa school dahil nagtatrabaho rin ako. Gusto ko po sanang itanong kung responsibilidad po ba ng mga teachers niya ang pangalagaan ng aking anak at bantayan sila, lalo na po sa mga pagkakataong lumalabas sila ng school tulad na lamang po ng field trip. Ayan. May pagkakatiwala ko po ba sa kanyang advisor ang kaligtasan ng aking anak? Salamat po. Ayan. Yun yung sinasabi natin, field trip. Field trip. So yung pinag-uusapan natin ngayon is with respect sa authority, responsibility ng mga school sa mga bata. Mm-hmm. But before that,
yung pinag-uusapan natin is yung tawag doon is special parental authority. Okay. Oh, meron pa tayong ganyan. Yes. But actually, tatlo yung kind ng parental authority. Yung mm-hmm. una, yung tinatawag na primary parental authority. Mm-hmm. Yan, ibibigay yan sa mga parents. Mm-hmm. Tatay at nanay. Ito yung mga okay. legit na parents legit ng bata. Pa, of course, pag ang bata is an illegitimate child, doon yun kay nanay as a general rule. Mm-hmm. Okay, yung tatay, pag assuming na hindi talaga ma-prove natin yung nanay na walang kwenta, hindi niya inalagaan yung bata, mm-mm. doon yun sa tatay. Okay. Yun ang tinatawag natin na primary parental authority. Pag wala si tatay at saka si nanay, kasi for example, nasagasaan, disgracia, patay. Parehong patay. Oo. So saan mapunta ang bata? Doon kay lola at ni lolo. Mm-hmm. Yun ang tinatawag na substituted parental authority. Ah, okay. Ang ibig sabihin ng substituted parental authority, papasok lang yon pag wala na yung tao na may primary parental authority. Mm, which is the parents. Which is the parents. Mm-hmm. It means, ang lola at saka si lolo hindi pwedeng makialam sa kanilang mga apo habang nandun pa si nanay at saka si tatay. Oh, malinaw yun ah. Kasi di ba, kadalasan ng mga lolo at lola yes. Masyadong nakikialam sa si lola at saka si lolo, family. Mayroon lang tinatawag na substituted parental authority. Mm-hmm. It means, papasok lang sila pag wala na yung parents, si tatay at si nanay, na may primary parental authority. Mm-hmm. Linawin lang natin, Tia yes. Rene, yung lolo at lola, ng magkabilang panig, ng mother and yes, father. Yes, mother and father, yung pinag-usapan natin. Mm-hmm. So yun ang tinatawag na substituted parental authority. Papasok mm-hmm. lang sila pag wala na yung may taong may primary parental authority. Mm-hmm. But with respect sa school, ang school pwedeng magsabay yung taong may primary parental authority at saka yung special parental authority ng school. Mm-hmm. Unlike sa substituted parental authority, hindi pwedeng magsabay ang primary parental authority and substituted parental authority, hindi pwedeng magsabay yun. Mm-hmm. Of course, kasi substitute lang yung lola at lolo. Oh. Mm-hmm. So, hindi pwedeng magsabay. But with respect sa schools, they have special parental authority. It means, si nanay, si tatay may primary parental authority, but yung schools, yung si teachers, yung principal may special parental authority habang ang bata nasa kanilang supervision, mm-hmm. instruction, and custody. Mm-hmm. Okay. Inside sa school or even outside sa school, basta yung activity na yan is authorized by the school. Okay. Mm-hmm. So kung yung activity na yan, lakwatsa lang, yung mga kaklase, mga high schools, naglakwatsa, may nangyaring masama, yung schools, walang liability because hindi siya authorized activity ng school. Pero paano masasabi, attorney, niya na authorized ng school yan? E paano kung sinabi sa parents ng mga magbabarkada na, night, pinatawag kami ng school at pupunta daw kami sa ganito, yun pala, gumimik Bili. Lang sila. Hindi ganun. Kailangan may certain documents to prove that that is authorized by the school. Yes, okay. Parents' concern. Kahit nga yung parents' concern eh. O yung mga parents' concern, ganun. But that is illegal. That is contrary to public policy. Yung parents' consent, but may parang hindi siya parent consent eh. Kung nabasa mo yon, is parent consent, the same time, it's a waiver. Mm-hmm. It's a waiver na pag may nangyari sa iyong anak, walang liability ng schools. But sabi ng batas, the school has obligation. Mm-hmm. Ito ang tinatawag na special parental authority. Yung mga pinipirmahan nilang parental consent and waiver is illegal contrary to public policy. Therefore, it is null and void. Teka, attorney, pero yung mga school, ito yung nakagawian simula pa noon na talagang nagpapapirma sila sa parents sa waiver, meron pa silang consent, tapos sa wala nga liability. Actually, nakasulat yun doon. Yes, but that is, hindi pwede magagamit yan in favor ng school. At saka hindi lang yung waiver, kundi pati sa collection ay correct. Oo, yes, yung solicitation na tinatawag. Oh, yeah, ganun. That is contrary to public policy. Uh-huh. Please don't forget na yung tinatawag na school, for example, bata. Mm-hmm. Ang bata, isang first year high school. Mga ano taon yung 13 years old? Mga 13 years old. Okay. Nag-away sila sa kaklase niya. Mm-hmm. While yung teacher nag-conduct ng class. Tapos, nasaksak ng bata ang kanyang kaklase. Mm-hmm. Ang tanong dyan, is the teacher may obligation ba? May liability ba? Yes. Because, ang teacher may liability because at the time of the event, yung teacher, yung bata is under the instruction and custody ng teacher. Mm-hmm. But what if nagsuntukan yung dalawa after the class, dun sa labas ng playground ng school, mm-hmm. nasaksak?
ang daming dugo. Mm. May liability ba si teacher? Wala na. Kasi the bata is not under the custody ng school. It's custody ng teacher. But the school has still liability. So, sino ang pwedeng habulin doon, attorney, the principal? Pag ang custody ng bata nasa school, nasa teacher pa lang, yung teacher, at saka yung principal. Let's say, parang nasa klase. Nasa klase pa. Nangyari. But kung outside sa class na, yung principal at saka yung school administrator will be the one who is liable. Yung teacher, yung school, they have primary responsibility. Mm-hmm. It means, hindi ang mga parents. Habang ang bata nasa school, the person who has primary liability or principal liability because of the damage, yung school at saka yung teacher. Mm-hmm. Ang parents, they only have subsidiary liability. Ano ba ibig sabihin ng subsidiary? Ang ibig sabihin doon, pag yung teacher bankrupt, walang pera pang bayad sa damages, yung school, walang pang bayad, which is impossible. Oo, syempre, may tuition. Oh, tuition okay? Which is impossible. Mm-hmm. Doon pa lang ang parents pasok sa liability. It means the parents wala silang liability as a rule. Pag may nagsuntukan doon sa school nila, walang liability ang parents habang ang bata is under the supervision, instruction, and custody ng school at saka yung teacher. Applicable? Yan ba sa private or government school? Ma-private man yan, ma-government man yan. Basta school. Basta siya. School. Mm-hmm. Outside sa school, covered pa rin yung batas na yan as long as yung activity is authorized by the school. Mm-hmm. But hindi, pag hindi authorized sa school, do not covered ang liability ng parents na may primary liability ang parents. Mm-hmm. Ito, attorney, linawin natin, paano kung ang nangyaring suntukan, kasi ito yung uso sa mga bata, habangan kita sa labas. So, labas ng gate. Sabihin natin mga few steps away lang from the gate of the school. Paano yun? Liability pa rin ba yan ng school? Hindi na. Kasi ang liability ng schools, liability ng teacher, mm-hmm. pasok lang doon if the child is under the supervision, instruction, and custody ng school. Mm-hmm. It means pag outside sa gate na, it's already outside the liability or the custody, instruction, and custody ng school. Mm-hmm. So it means wala nang liability ng school. Ang may liability, ang parents na. Parents na. Mm-hmm. Ang parents na may liability, ang tawag doon, as long as the child is under their supervision and custody. Mm-hmm. It means kailangan ang parents may liability sa ginagawa ng bata pag ang bata nasa kanya nakatira under sa kanyang custody. Mm-hmm. But what if ang may custody ng bata si Lola? Mm-hmm. Kasi wala na si parents. Kasi yung mga parents nasa, o mga OFW. So ang nag-alaga ng bata is the Lola. The Lola. So the Lola will be the one who is liable mm-hmm. for the damages caused by the child if mm-hmm. it is outside sa school. Mm-hmm. If it is inside the school, si Lola may subsidiary liability lang. It means ang may primary liability yung teacher at saka yung school. Mm-hmm. Pero pag yung teacher walang pangbayad sa damyos, yung school walang pangbayad pang sa damyos, doon na pasok si Lola maging subsidiarily liable. Mm-hmm. Ano ba yung mga depensa ng school? For example, may kasuhan na, demandahan na. Ano yung depensa ng school pag may nangyaring masama sa estudyante nila? Mm-hmm. Simple, defense. Diligence of a good father of the family. Yun palagi nilang depensa. What is diligence of a good father of the family? It means ginagawa nila lahat ng dapat gawin to avoid the damage, but still there's damage. Mm-hmm. For example, may security. Aside sa security, may in-inspect yung mga estudyante na bawal magdala ng baril, bawal magdala ng balisong o ganun. So there's diligence of a good father of the family. Mm-hmm. But pag wala, walang ginagawa. Most schools dito, Walang security. Or it means may isang security o dalawang security, then yung estudyante, 15,000. Mm-hmm. Paano ka naman mababatay ng 15,000? May mga school dito sa Philippines. Naku, marami. Tatlong security guard. Mm-hmm. Oh, wow, ang dami, tatlo. But yung estudyante, 15,000. Correct. Oh. So, paano yan? Gracious, so, there's no diligence of a good father of a family. Mm-hmm. Oh, ganun so, yan. Chine-check din yon attorney. Sige, ito, bigyan pa natin ng isa pang instance, partner. Paano kung kunwari, sige, sabihin natin, nandiyan sila, field trip. Oh, yes. Tapos, itong mga estudyante, nagkaroon ng away. Nasa labas sila ng school, ha? Nagkaroon ng away. Tapos, sinabi nung dalawang parties, lumayo tayo. Tapos, magsuntukan tayo. Sa malayo. Pero, ongoing yung field trip. Yes. Liability pa rin ba ng guru yan or ng principal na kasama nila doon sa field trip? Yes. Because, as long as it is
during the time of the time na yung bata is under the supervision, instruction, and custody ng school, yung school ang may liability and the teacher has also has liability. Kasi activity yan ng school. Activity yan ng school. Pero pag hindi activity ng school, walang problema. May pagkakataon na hindi lamang ang teachers, kundi maging yung parents is kasama sa field trip. May nangyari doon sa bata. Oh yes. Sino ngayon ang mananagot? Ang may primary responsibility, ang teacher. Kahit kasama ang parents. Yes. The parents only have subsidiary liability because that is a school activity. School activity, yung parents only have subsidiary liability. Ang ibig sabihin ng subsidiary, pag nagdemandahan na, pag walang pangbayad si teacher sa kanya lang papasok. Sa medical, for example, bayad siya pang hospital, walang pangbayad si teacher, walang pangbayad ang school, doon na ang parents ang may liability. Pag may pangbayad, kailangan may evidence na walang pangbayad talaga si teacher, walang pangbayad ang school. Pag may evidence na walang pangbayad, doon palang pasok ang liability ni parent. Pero attorney, ang school is mayroon silang mga lawyer eh. Mayroon mga superintendent, mayroon mga supervisor. So hindi ba pwedeng panagutan yan ng mga lawyer ng eskwelahan? Lawyer ng eskwelahan. Or yung may-ari ng eskwelahan. Yes. The ang tawag doon, teachers may liability. Principal may liability. And school administrators may liability as long as yung bata is under their supervision, instruction, and custody because they have the special parental authority over the person of the child. Mm-hmm. So yun ang tinatawag na special parental authority. Ang ibig sabihin ng special parental authority, yun ang pwede magsabay yun sa primary parental authority. So you know, the parents. Ito attorney, total na pag-uusapan na natin yung liabilities. I-clarify muna natin kung ano ba talaga ang responsibility ng mga teachers sa kanilang estudyante once na nandun sila sa vicinity ng school. Okay. Ba yung responsibility? Ang responsibility ng mga teachers sa mga bata, okay, mga estudyante, of course, first is to give education. Number one yan, to give education. Second, kailangan to maintain learning environment. We say learning environment, kailangan may peace and order, kailangan safe ang mga bata, hindi lang safe outside, kailangan safe sila within, safe sila doon. So yun ang responsibility ng teacher, responsibility ng school. Kung, for example, may nangyari, of course, doon napasok ang liability nila. It means they have to exert effort, they have to exercise the diligence expected of a good father. So what is the diligence expected to a good father? Normal. Of course, kung ikaw yung tatay, you have to alagaan mo yung anak mo. Hindi lang alagaan ang anak mo, you have to protect your child. Di ba sabi ko, yung mga obligation ng parents, yung mga to support, to protect, to educate, to give guidance, yun ang role ng tatay. Yun ang in-expect ng obligation ng teacher, schools, and administrator sa kanilang mga bata. Because the law requires diligence of a good father of the family. Okay. Sa isang incident, attorney, di ba last week or 2 weeks ago, merong incidente na yung estudyante nasaksak yung teacher niya. Oh yes. Iba yun. Kasi ang biktima dito, hindi si estudyante. Yung teacher. Ang teacher ang biktima. So tanong, yung security nila. Oh yes. Maski na yung mga dapat chine-check din ang security dahil baka yung estudyante ang gumawa nga katulad yes. ng ganon. But we are talking here special parental authority. Okay. Ang ibig sabihin doon, ang school, walang special parental authority over the teacher. Iba yun ha? Ang school, walang special parental authority over the teacher. Talaga? Oh, yun. Kasi ang special parental authority is only applicable yun sa mga bata. Sa mga teacher, sa mga estudyante na under their supervision, instruction, and custody. But ito, yung bata sinaksak yung teacher. Ang tanong, ang bata may liability ba? May liability ba? Criminally and civilly. When you say criminally, wala. Hindi makukulong ang bata because of the juvenile justice system. But under the law on torts and damages, yung parents may liability. Who is the parents involved? Sino ba ang may liability? Kung ang tatay at nanay na under sa custody ng bata. Kung for example, si tatay OFW sa Saudi, si nanay OFW naman dun sa may Dubai. So sino nag-alaga ng bata? Si lola side ng mother. Siya yung may liability sa ginagawang krimen ng kanyang apo.
Ganun yan. Oh, yun yan. So pero yung sa school is school administrator. The school administrator. But in this case, the victim is the teacher. So it means yung special parental authority na batas, hindi mag-apply. Oo. Oh, oh. Oh, yun yan. Naku. Medyo, pero ano, very specific siya. Kasi talagang pati yung responsibility sa mga teachers is iniuugnay din sa mga primary authority with parental authority do sa bata, which are the parents nga. So parang match talaga sila kapag ang mga estudyante ay nasa vicinity ng school. Oh, yes, yes. Mm. So it means yung teacher, yung schools, may obligation. Yes. May obligation sa mga bata. Mm-hmm. Hindi nila pwedeng babayaan ang mga bata. So ang ibig sabihin doon, may obligation ang teacher, may obligation ang school to maintain peace and order, to maintain security, to maintain a proper learning environment. Mm-hmm. Hindi pwede na tanggap lang tanggap ng tuition. Yes, naku po. Oh, ganun lang. Hindi pwede ganun. Because this is not business. Mm-hmm. We are talking here of obligation for education. And education is one of the primary right ng isang tao. Correct. To educate. Mm-hmm. So pag-isipan natin, education, hindi lang money-making. Oo naman, kasi no? Yung daming mga school dyan, ginagawang money-making education. At iba pa teacher, nagtitinda mismo sa loob ng classroom. Uy, tapos kayo una, nagbibenta ng ice candy. Tapos kung hindi binibayaran ng estudyante, walang exam. Correct! Yung Secretary of Education, imbisigahan nyo yan, yung mga teacher na yan. Maraming ganyan. Hanggang sa ngayon, meron pa. Oo, sige. Isingit ko lang to, Attorney Medjo, wala na tayo kasing oras. Paano yung pagdidisiplina sa mga bata? Kasi yung iba, although hindi na siya ganun ka-visible ngayon sa mga schools, yung iba, pinapalo yung estudyante. Bahagi ba yon ng pagdidisiplina ng bata at special parental authority? Hindi ganun. Hindi pwedeng physically marakit ang teacher. Mm-hmm. So, dati, yung iba dyan, paluhodin pa na mga asin, hawak ng libro dyan, dito hawak ng libro, wala nang ganun ngayon. That is child abuse. Mm-hmm. Child abuse yan, pwede ka pang madimanda, hindi lang criminally, matanggal pa yung lisensya mo sa PRC, matanggal ka ba as a teacher. Mm-hmm. Because that is maltreatment sa estudyante. Baliktarin natin yung attorney. May mga parents na ganun eh, magdisiplina. Yung mga parents, iba yon. Ang mga parents, they can do that but only in a reasonable way. Mm-hmm. We say a reasonable way, hindi pwedeng manakit. Hindi pwedeng manakit pa rin. They can do it in a reasonable, when you say reasonable, it's a broad, walang definition of it's reasonable. Mm-hmm. Okay? But yung parents doon na nakita mo ng anak niya, ang kulay ng paa, parang talong, that is already child abuse. Pwedeng matanggalan ka ng parental authority ng bata, kunin niya ng DSWD. Oh. Mm. Kasi yung anak mo, you do not own your child. Mm. Your child is not your property. Palagi yan. Your child is a gift. Ah, di ba? Hindi yan property mo na pwede mong isangla. Correct. Yung iba kasi dyan, anak kita, wala kang magagawa kasi pero I am your... Ano? Oh. Worse! Pero that's another issue. So, hindi pwede na anak kita nang gustong gawin ko. May karapatan ako. May karapatan. No. Because you are a parent, ang being a parent, may obligation ka sa iyong anak. Hindi the other way around na pwede mong suntukin, pwede mong anong gawin kasi... That child may obligation ka na to support, may education ka to give education, to give tinatawag na guidance, but not to physically abuse your child. Mm-hmm. Hindi yun yung tamang pagdidisiplina ng bata. Sabi nga nung iba is, pumantay ka na sa langit, hindi ka upla sa akin. Correct. At dyan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Ako, siguradong maraming may katanungan sa atin, lalo na yung mga parents na medyo questionable ang field trip na yan. Lalo na ngayon. Oo, medyo napakaikli ng oras, partner. Pero bago tayo magpaalam, attorney, paano po ba kayo hunting ng mga parents na may problema dito sa tinatawag na special parental authority? Yes, pag may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentinolaw.com o sa Facebook page po natin, pwede kayo mag-like o mag-message sa facebook.com/marktolentinolaw. By the way, ngayon, we have already 91,000 followers and counting. Sana you will be part of that Facebook page. Then, pwede kayong tumawag sa landline within Metro Manila, 209-6203
or sa mobile number natin, 0917-329-5353. Hindi lang sa regular calls, you can do it also on sa Viber. And also sa Skype natin, sa MARKTOLS, Skype. So, you can call me anytime and ask for a meeting appointment for free legal advice. Ayan, gusto ko doon yung free legal advice. So, hindi lang kaliligtaan, ang Sky at saka ang Pina. Naisingit mo pa talaga. Oh, siyempre naman. Mga doon sa mga nanonood sa atin, ha, maraming salamat rin. Doon pa rin sa may mga katanungan at gustong magtanong kay attorney at medyo nahihirapang makakonect sa kanya, pwede nyo naman pong idaan sa amin dito sa Legal Minds. I-comment nyo lamang po sa aming comment box at lagyan nyo po ng hashtag HQOTV. At yeah, ayan, partner, magpapaalam na muna tayo. Maraming salamat ulit, yes, attorney, for always being with us at pagtulong sa amin para maliwanagan sa mga gantong klaseng issue. Maraming maraming salamat po. At syempre dun sa mga nanonood sa atin na hindi tayo iniiwan. At sa mga susunod na ating episode pa rin, syempre kami pa rin po ang inyong makakasama. Ako po si Vian Dacles. Ayun pa rin po si Sunny Casulia. Hanggang sa susunod po na episode ng Legal Minds!